Manalangin po tayo. Aming banal at mahabaging Diyos na sa amin ay nagmamahal, kami ay hinanap ng Diyos na mga naligaw sa kasalanan. At kami ay pinagkasundo ng Panginoon sa Diyos sa pamamagitan ng pagtanggap ng sumpa at paghatol na dapat naming tanggapin bilang mga kaaway ng Diyos. At ginawa kaming mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pagliligtas sa aming mga kaluluwa at nagbigay ng maluwalhating pag-asa na makapasok kami sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Aming ibinabalik ang pasasalamat at kaluwalhatian sa aming Amang Diyos para sa lahat ng biyayang ito. Kami ay tinubos ng mahalagang dugo ng Panginoon. Kami ay sa Panginoon sapagkat ang aming kaluluwa at katawan ay binili na sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon. Panghawakan at akayin po ninyo kami sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng kapangyarihan ng banal na Espiritu upang kami ay mabuhay para sa kalooban at kalawalhatian ng Diyos at hindi na mabuhay muli para sa aming sarili sa natitira naming buhay. Panginoon na gumagabay sa amin ng mga tinubos upang matuto ng salita sa harap ng Panginoon, pakiusap, tulungan mo po ang bawat isa sa amin upang kami ay maging sakdal kay Kristo. Ang mga iglesia sa aming bansa at maraming iglesia sa buong mundo ay nagpapanatili ng pananampalataya at nangangaral ng ibanghelyo sa mahirap na sitwasyon. Pakiusap, panghawakan po ninyo sila sa pamamagitan ng salita at biyaya ng Panginoon at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Pakiusap, tulungan niyo po kami na maisa katuparan ang dakilang gawain ng Diyos na nagdidigtas sa pamamagitan ng pag-akay sa maraming mga kaluluwa sa Panginoon sa pamamagitan ng matapang na pangangaral ng Ibanghelyo. Pakiusap, pagalingin niyo po ang mga may sakit upang magkaroon sila ng pagkakataong mabuhay para sa kalooban at kaluwalhatian ng Diyos. Pakiusap, alalahanin po ninyo ang lahat ng kapatid na dumaranas ng sakit at kahirapan dahil sa corona pandemic. Tulungan niyo po kami na maisakatuparan ang gawain ng kaligtasan sa pamamagitan ng pangangaral ng mas matapang at magkaroon ng malayang fellowship sa pamamagitan ng pagtatapos sa pandemyang ito sa lalong madaling panahon. Sa oras pong ito, pakiusap, gabayan niyo po kami at bigyan ng karunungan upang aming malaman ang banal na kalooban ng Diyos. Kung ano ang gustong ihayag ng Diyos at kung anong uri ng tao dapat maging kami. Pakiusap, tulungan niyo po kami na huwag makalimutan ang salita ng Diyos at maibalik ang kaluwalhatian sa Diyos sa pamamagitan ng pag-iingat nito sa aming mga puso at pag-iisip, upang matanggap ang banal na biyaya at pagpapala na ipinangako ng Diyos sa aming natitirang buhay. Sa pagkakataong ito, umaasa kami na ang banal na Espiritu ang mangunguna sa amin. Ito po ay dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Buksan po natin ang Biblia. Sa John chapter 15, verse 3 at 4, hayaan po ninyong basahin ko ito. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno, gayon din naman kayo, malibang kayo ay manatili sa akin. Maraming tao po ang naghihirap dahil sa Omicron coronavirus. Mas nakakahawa po ito. Pero ang mortalidad nito ay mahina. Salamat po dahil maraming tao ang dumalo ngayon
at hindi natakot sa Omicron coronavirus. Nag-aalala ako na baka marami ang hindi makapunta dahil sa takot dito. Pero salamat po dahil sa marami sa inyo ang pumunta ngayong araw. Sa tingin ko, ay hindi tayo dapat natatakot ng sobra-sobra. Nagsusuot tayo ng mask, sinusuot ang social distancing, at hindi pupunta sa mga lugar kung saan maraming tao ang nagtitipon. Kailangan po nating mag-ingat, ngunit hindi po tayo dapat na maghigpit ng sobra sa ating buhay Kristiyano. Ang Diyos ang mag-iingat, hindi lamang sa ating kaluluwa, kundi maging sa ating kalusugan. Sasamahan tayo ng Diyos at iingatan tayo sa ating natitirang buhay. Kailangan po nating maniwala na iingatan ng Diyos ang ating kaluluwa at gayon din ang ating katawan kung tayo ay susunod at mamumuhay ng maka-Diyos sa salita. Kahit na mayroong kahirapan, ay may pagkakataon po tayo na mas magtiwala pa sa Diyos. Noong nakaraang linggo ay napag-aralan po natin ang tungkol sa buhay na nananatili sa Panginoon sa John chapter 15. Ngunit hindi pa ito tapos. Kaya gusto kong mangaral ng higit pa tungkol dito. Kaya binasa po natin ang John chapter 15. Sa pagkakataong ito, karamihan sa mga iglesia sa ating bansa ay nagsasagawa ng mga Bible seminars at magpapatuloy ito. Tayong mga naligtas ay lubos na nagnanais na ang ating pamilya, kamag-anak at mga kaibigan na hindi pa nagkakaroon ng kaligtasan ay maligtas. At ito rin ay parehong kalooban ng Diyos. Kaya nga nagsisikap tayo upang may sakatuparan ang dakilang gawa ng pagliligtas sa mga kaluluwa sa paligid natin. Sa anumang paraan, gaya po ng sinasabi sa Biblia sa unang Timoteo chapter sa ikalawang Timoteo chapter 4 verse 2, ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Ang taong may pananabik sa salita ay makakamit ang kaligtasan habang ipinapangaral natin ang Ebanghelyo. At mayroong gawa ng kaligtasan sa pamamagitan ng salita ng Diyos, direkta man o hindi direkta, katulad ng online. Kaya kahit na tayo ay pinaghihigpitan ng husto sa ating pangangaral ng Ebanghelyo dahil sa corona, ay patuloy na mayroong gawa ng kaligtasan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ngayon ay napakahalaga sa mga naligtas kung paano mamuhay sa natitirang buhay na mayroon tayo. Mahalaga kapag may mga bagong panganak na sanggol. Buong pamilya ay nagagalak kapag may sanggol na ipinapanganak sa isang pamilya. Sa panahon ngayon, hindi na madali ang makarinig ng tinig ng umiiyak na sanggol sa probinsya. Mahirap na rin makakita ng mga maliliit na bata sa probinsya. Mayroong dalawang dahilan. Una, ay marami kasing kabataan ang nagtutungo sa lansod. At pangalawa, ay marami ng tao ang ayaw magkaanak. Siguro ay dahil sa napakahirap magpalaki ng bata. Kaya ang buong baryo ay nagdiriwang at nagagalak kapag may isang ipinapanganak na sanggol at nagbibigay din sila ng mga regalo. Sa ating iglesia, syempre, nagagalak tayo kapag may ipinapanganak na sanggol. Ngunit mas higit na nagagalak tayo kapag nakikita natin ang gawain ng kaligtasan sa mga naliligaw na kaluluwa. Sa Lucas 15:7,
magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi kaysa 99 na taong matuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi. Kaya ginagawa natin ang pagliligtas ng kaluluwa sapagkat ito ang nagbibigay ng pinakamalaking kagalakan sa Diyos. At tayo rin ay nagagalak kasama ng Diyos kapag ang mga nawawalang kaluluwa ay naliligtas. Kapag may mga bagong panganak na sanggol, dapat itong ikagalak at ipagpasalamat. Ngunit mas mahalaga na ang sanggol ay lumaki ng maayos na may mabuting kalusugan. Isang malaking problema kapag ang sanggol na isinilang ay hindi lumalaki o may sakit. Kapag ang isang tao ay naligtas, ang Diyos ay nalulugod at nagnanais na siya ay lumago sa kanyang pananampalataya. Upang siya ay maging karapat-dapat na anak ng Diyos. Pagkatapos ipanganak, maraming pinagdadaanan ng tao sa buhay pagkatapos na maipanganak. Mayroong mga hakbang sa kapanganakan at paglago. Pagkatapos ito ay nabubuo ang ganap na pagkatao. Gayon din ang ating Kristiyanong pamumuhay. Ang ibig sabihin ng kaligtasan ay ipinanganak bilang isang anak ng Diyos. At pagkatapos ay mayroong kasunod na hakbang, yung paglago sa pananampalataya. At pagkatapos kapag siya ay lumago na ng sapat, pwede siyang maging isang matured na Kristiyano. Ang matured na Kristiyano ay nakapagbibigay ng lugod sa Diyos. Noong tayo ay naligtas, ang Diyos ay nalugod. At pagkatapos ng kaligtasan, kung tayo ay mamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos, mas lalong malulugod ang Diyos. Kaya naman, napakahalaga ng Kristiyanong pamumuhay pagkatapos ng ating kaligtasan. Gaya ng naipangaral ko sa huling sermon, ang buhay ng isang ipinanganak na muli na Kristiyano ay hindi isang pangkaraniwang relihiyosong pamumuhay na alam na alam ng mga tao. Marami pong relihiyon sa mundo. At ang mga taong naniniwala sa relihiyon ay masigasig sila na sumasamba sa kanilang Diyos. Ngayon, ang Kristiyanismo ay naging parang isang pangkaraniwang relihiyon. Sa linggo ay pumupunta sila sa simbahan at nagpupuri, nagdarasal, nakikinig sa mga sermon at taimtim na sumasamba sa Diyos. Ang iba ay naguhulog sa offering box at iniisip nila na sila ay mabuting Kristiyano na. Ito ay isang uri ng relihiyosong pamumuhay lamang. Subalit ang Kristiyanong pamumuhay ay hindi isang relihiyosong pamumuhay. Detalyadong sinasabi ng Biblia ang tungkol sa buhay na dapat sundin ng isang Kristiyanong ipinanganak na muli. Kaya kailangan nating matutunan kung paano ba mamuhay bilang mga Kristiyano. At ang ating pananampalataya ay dapat na lumago ayon sa Biblia. At kailangan din nating sundin ang salita ng paisa-isa sa abot ng ating makakaya. Noon ay lumayo tayo sa Diyos, subalit ngayon ay bumalik na tayo sa Diyos. Kung ang isang anak na dating lumayo ay bumalik na sa kanyang ama, mula ngayon, dapat niyang bigyan ng kasiyahan ng kanyang ama. Paglingkuran at tulungan siya. Ang Kristiyanong pamumuhay ng isang ipanganak na muli, na ipanganak na muli ay hindi isang teorya, kundi ito ay isang totoong buhay. Dapat nating matutunan ang salita ng Diyos ng paisa-isa, huwag mong isipin na mahirap ito. Isang sanggol ang isinilang at dinala sa katungan ng kanyang ina, at lumalaki siyang mabuti sa pamamagitan ng pagmamahal at pangangalaga ng kanyang pamilya. Ang ganito ay isang natural na proseso, madali lang ito. Sobrang hirap ba para sa isang sanggol na lumaki? Habang lumalaki siya, nagbibigay siya ng kasiyahan sa kanyang pamilya. At makakaya niya na gumawa. At bilang karagdagan, pwede siyang makatulong sa kanyang mga magulang. Katulad nito, kapag lumago na ng sapat ang ating pananampalataya, magagawa natin ang kalooban ng Diyos at magiging matured na Kristiyano na tinawag ng Diyos para sa dakilang gawain ng Diyos na hindi natin maisip noon. Kaya sa oras na ito, gusto ko pong magsalita tungkol sa buhay na nananatili sa Panginoon. Sinabi, kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Sa John chapter 15 verse 3,
Ibig sabihin ay narinig natin ang ebanghelyo ng biyaya ng Diyos at naging malinis ang ating kaluluwa sa pamamagitan ng salita. Ito ay ang kaligtasan. Kayo ay nananatili sa akin at ako ay sa inyo. Sinabi ng Panginoon, kayo ay nananatili sa akin at ako ay sa inyo. Ano ba ang ibig sabihin ng nananatili sa Panginoon? Para sa ilan ay maaaring mahirap itong maunawaan. At para sa iba ay wala naman silang idea tungkol dito. Maaari nating sabihin na ang bagong silang na sanggol ay larawan ng kanyang mga magulang. Siya ay tumanggap ng buhay mula sa kanyang mga magulang at ipinanganak. At lumalaki siya sa pagmamahal ng kanyang mga magulang. Maaari siyang lumaki ng mabuti sa pamamagitan ng pag-aaruga ng kanyang pamilya. Ang mabuhay sa pamamagitan ng pag-ibig at pangangalaga ay ang mabuhay kasama ng mga magulang. Hindi dapat mangyari na ang isang bata ay umalis sa kanyang mga magulang. Sa panahon ngayon, ang ilang mga magulang ay ipinapadala ang kanilang mga anak sa ibang bansa para sa kanilang mabuting edukasyon. Kahit na ang mga bata ay kabataan pa, ipinapadala sila sa ibang bansa para mag-aral. Sana nga ay nakakabuti ito. Pero kahit na sila ay maturuan ng mas advanced na kaalaman at karunungan, ang edukasyon para sa kanilang mabuting personalidad at pagkatao ay pwedeng mabigo dahil dito. Kailangan ay makasama ng mga bata ang kanilang mga magulang hanggat maaari, dahil ito ang pinakamahalaga para sa paglago ng espiritu at pagkatao ng mga bata, na ang mga bata ay manatili kasama ang kanilang pamilya. Kaya kung lalago sila kasama ng kanilang pamilya at mga magulang, pwede nga mapalago ang personalidad ng mga bata. Ang mundo ay brutal at nakakatakot, hindi ba? Ano ba ang matututunan ng isang bata sa mundo? Sa paaralan, pwedeng matutunan niya ang maraming kaalaman patungkol sa mundo. Ngunit, hindi niya makukuha ang mas mahalagang edukasyon na para sa mas mabuting pagkatao. Nais kong ipaliwanag ng madali hanggat kaya ko kung ano ang buhay na nananatili sa Panginoon. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Ang aking buhay na nananatili sa Panginoon at ang Panginoon ay nananatili sa akin ay ang tunay na buhay. Yung ako ay nananatili sa Panginoon at ang Panginoon ay nananatili sa akin. Kahit na malabo itong pakinggan. Pwede bang maipakita ang verse ng John chapter 14 verse 20 sa screen? John chapter 14 verse 20. Opo, ito ay nasa screen na. Sa araw na iyon ay malalaman ninyo, ako'y nasa aking ama at kayo ay nasa akin at ako'y nasa inyo. Kailan ba ang araw na iyon? Ang araw na iyon ay ang araw na tayo ay naligtas. Ito ang araw na naligtas ako. Happy day, happy day, when Jesus washed my sins away. Hindi natin malilimutan ang araw ng ating kaligtasan kung talagang tayo ay naligtas. Simula ng araw na iyon, nagsimula ang aking panibagong buhay. Sa araw na iyon ay malalaman ninyong ako'y nasa aking ama at kayo ay nasa akin at ako'y nasa inyo. Wala akong ibang alam kundi ang walang hanggang kaligtasan na hinugasan na ng Panginoon ang aking mga kasalanan minsan magpakailanman. Kasama na ang mga kasalanan ko noon at ang lahat ng mga kasalanan na magagawa ko hanggang sa katapusan ng aking buhay. Ang Panginoon na nakakaalam ng lahat ng aking mga kasalanan ay hinugasan na ang lahat ng aking mga kasalanan. Binayaran na ng buo ng Panginoon ang lahat ng mga kasalanan ko. At naunawaan ko ito. Ah, ito pala ang kaligtasan. Tinubos na pala ang lahat ng aking kasalanan. Yes, ligtas na ako. Bago ako naligtas, naririnig ko na sa simbahan ng salitang tumanggap ng biyaya, tumanggap ng Espiritu Santo,
Pero wala akong marinig tungkol sa tumanggap ng kaligtasan. Kaya noong sabihin ko sa iba na ligtas na ako, sinaway nila ako. Napakayabang mo. Paano mo nalamang ligtas ka na ngayon? Malalaman mo lang kung ligtas ka o hindi kapag namatay ka na. Ganyan po ang sinabi nila. At kapag sinabi ko na ipinanganak na akong muli, nagugulat sila. Magkapareho lang ang kahulugan ng salitang ito. Noong unang panahon sa Yodo Plaza sa Seoul, merong isang pastor ng Baptist Church mula sa Amerika. Ang pangalan niya ay Billy Graham, isang born-again Christian. Subigaw siya sa malakas na boses. Kayong mga Kristiyano ay kailangang maipanganak na muli. Ang mga diyokono at mga elder ay dapat ding ipanganak na muli. Nasa akin pa ang sermon niya na iyon sa mga cassette tapes. Ngayon, ang mga tao ay nagulat nang marinig nila iyon. Ah, sa tingin ko ay kailangan kong maligtas. Kailangan kong may panganak na muli. Kapag ang isang maliit na tao na kagaya ko ang nagsasalita, ang mga tao ay hindi masyadong nakikinig. Pero isang gwapo, dilawang buhok, lalaking may asul na mata ang sumigaw sa malakas na tinig at ang mga tao ay nakinig nung time na yon. Oh, kailangan kong may panganak na muli. Mula noon, ang mga salitang maligtas ay naging uso at sumikat. Dapat kang maligtas. Paano? Tinanggap ko na ito nung maniwala ako. At dahil sa tinanggap ko ay naniwala ako. Natanggap ko dahil sa naniwala ako. Pero naging kakaiba na naman ulit. Ibig sabihin, tinanggap ito ng mga tao. Tinanggap nila itong lahat kahit na hindi talaga nila naranasan na ang maligtas. Kailan? Mula ng araw na pumunta ka sa simbahan at maniwala, napakalabo. Yan ay mas malaking problema. Sa mga araw na ito, kapag ang mga tao ay dumadalo sa simbahan, iniisip nila na silang lahat ay mananampalataya na at nagpapasalamat sila na sila ay pinili ng Diyos mula pa sa simula ng panahon. Dapat kang maligtas, dapat kang maipanganak na muli, pero hindi pinapaliwanag ng disasimbahan ng detalyado kung paano ba maipapanganak na muli. Kaya paano ka naligtas? Bakit hindi ito maituro ng tiyak ng guro dahil sa siya mismo ay hindi pa naipanganak na muli? Iniisip nila na kung ikaw ay magsisikap o maniniwalang mabuti, syempre hindi. Kahit ang mga Buddhist ay walang tiyak na pinaniniwalaan. Walang tiyak na paniniwala. Si Shakyamuni ay hindi nagsabi sa mga tao na gumawa ng mga ribulto. Ang Budismo ay masasabing isang uri ng filosofiya sa buhay. Ngunit gaano ba kasigasig ang mga Buddhist? Kahit na wala silang tiyak na pinaniniwalaan. Sila ay gumagawa ng ribulto ng Buddha, pinipinturahan ng ginto at yumuyuko sa mga ribulto. Yumuyuko ng ilang libong ulit at nananalangin. Marahil hindi ninyo alam kung gaano kasigasig ang mga Buddhist. Ibinibigay nila ang kanilang pera kaya gumagawa sila ng malalaking templo. Kahit ang mga Muslim ay naniniwala kay Allah na hindi naman umiiral. Meron bang Allah? Wala po. Gumawa sila ng peking Diyos. Inihalo nila ang Biblia sa ginawa nila at gumawa sila ng peking Biblia. Yan ang Quran. Pero namamatay din sila para kay Allah. Alam ba ninyo? Ang pagsisikap ng mga hindi ligtas na Kristiyano ay gaya niyan. Walang pinagkaiba sa ibang mga relihiyon. Ang buhay ng ipinanganak na muling Kristiyano ay hindi po ganyan. Ngayon, ang pinakamahalagang bagay ay pinatawad na ng Diyos ang lahat ng aking mga kasalanan. Yan ang kaligtasan. Kapag sinampalatayanan mo iyan, ikaw ay ipinanganak na muli sa banal na spirito at ipinanganak na muli na anak ng Diyos. Ang kapatawaran ng mga kasalanan ang pinakamahalagang bagay. Nag-aral ako ng Biblia sa loob ng 4 na taon dati sa seminaryo, ngunit hindi ko nalaman ang mga bagay na ito. Kahit na mga seminaryo ay hindi nagtuturo na dapat kaming maipanganak na muli. Tinatawag ang kaligtasan na muling kapanganakan. Sa seminaryo ay mayroon ding teorya ng pagbabagong buhay at teorya ng Biblia. Ito ay doctrinal. Pero hindi namin sinusuri kung talagang kami ba ay naipanganak ng muli o hindi. Hindi nga nila sinasabi kung paano ako pwedeng maipanganak ng muli. Pagkatapos kong maligtas, pumunta ako sa seminaryo at huminto. Nag-aaral ako sa seminaryo pero hindi tinapos. Pagkatapos na maipanganak na muli, hindi ko na kailangan na pumunta pa sa seminaryo.
Kaya nagsimula ako mag-aral ng Biblia ng bago. Bago pa man ako naligtas, nabasa ko na po ng maraming beses ang Biblia. Nabasa ko na ito ng higit sa 50 beses habang dumadalo sa seminaryo. Ngunit nang basahin ko ito pagkatapos kong maipanganak na muli at maligtas, pakiramdam ko ay bagong libro ang binabasa ko. Naintindihan ko na. Hindi ko sinasabi na naunawaan ko na ang lahat. Naunawaan ko na yung mga mahalagang bagay. At alas, nasa akin na ang banal na spirito, ito ay napakahalagang isyo. I am so wondrously saved from sin. Jesus so sweetly abides within. Ako ay naligtas at ako ay ipinanganak na muli. Mayroong banal na spirito. Sino ang banal na spirito? Ang spirito ng Diyos. Spirito ni Kristo. Banal na spirito. Magkakapareho lang ang mga ito. Kaya kung titingnan natin sa Galatia chapter 3 verse 2, natanggap mo ba ang Espiritu sa pamamagitan ng gawa ng kautusan o sa pamamagitan ng pakikinig sa pananampalataya? Natanggap mo ba ang banal na Espiritu dahil sa gawa ng kautusan o paggawa ng mga gawang mabuti? Hindi po. Nang maunawaan natin at paniwalaan ang biyaya ng Diyos, ang banal na Espiritu ay dumating. At sa 1 Korinto, chapter 12, verse 12, tingnan po natin sa 1 Korinto. 1 Korinto, chapter 12. Pakilagay ulit ang 1 Korinto, chapter 2, verse 12. 1 Korinto, chapter 2, verse 12. Unang Korinto chapter 2 verse 12. Ito po ay nasa screen. Ngayon ay aming tinanggap hindi ang spirito ng sanlibutan, kundi ang spiritong mula sa Diyos. Ang spirito na nagmula sa Diyos ay ang banal na spirito. Sabi niya, natanggap niya ito. Upang aming malaman ang mga bagay na walang bayad na ibinigay sa amin ng Diyos. Alam natin ang biyaya na ibinigay ng Diyos sa atin. Hindi ko ito naunawaan o naintindihan sa pamamagitan ng aking sariling kaalaman o dahil ako ay merong matalinong isipan. Ngunit ito'y dahil sa banal na Espiritu na dumating sa akin at nagpaunawa sa akin ng biyaya ng Diyos. Kaya simula ng ating natanggap ang Espiritu na nagmula sa Diyos, nalaman natin ang biyaya na ibinigay ng Diyos sa atin. Ang banal na Espiritu ang nagpaunawa nito. Sa Colossians chapter 1 verse 6, na inyong marinig at maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan na dumating sa inyo. Gayun din naman sa inyo mula ng araw na inyong marinig at maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Ang banal na Espiritu ang nagpaunawa sa akin. Alam ko, naintindihan ko, sinampalatayanan ko, magkapareho lang ito. Kailangan nating malaman, kung alam natin ay pwede nating paniwalaan, mangyayari ito ng magkasabay. Ang banal na Espiritu ang nagpaunawa sa akin. Ang banal na Espiritu ay dumating nang manampalataya tayo. Kaya hindi mo ba natanggap ang banal na Espiritu sa pamamagitan ng pakikinig at pananampalataya? Nang ating marinig at sampalatayanan, dumating ang banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ang nagpapaunawa nito sa atin. Hindi natin alam na mayroon palang banal na spirito, ngunit buhay siya. Hindi alam ng bata na mayroon siyang atay o puso, kung ano ang kidney o kung ano ang nasa loob ng kanyang katawan. O kung anong organ ang nasa loob niya. Hindi niya alam na mayroon pala siya nito. Kalaunan, ang mga bata ay pumupunta sa paaralan at pinag-aaralan ang tungkol sa katawan ng tao. Oh, mayroon palang puso, atay, baga at iba't iba pa. Ah, meron palang ganito sa loob ng aking katawan. May ganyan. Kaya nga, nalalaman. Pagkatapos na maligtas ng gaya niyon, mayroong banal na spirito. Ngunit, hindi ko pa alam. Ngunit sa tuwing pinag-aaralan ko ang Biblia, ang banal na spirito ay nasa akin. He abides, he abides. Hallelujah, he abides.
Kaya sa Roma chapter 8 verse 9, subalit kung ang sino may walang spirito ni Kristo, siya ay hindi sa kanya. Ang salitang Kristiyano ay hindi nangangahulugan na ang sino mang dumadalo sa Kristiyanismo ay Kristiyano. Ito'y kakaiba. Si miski may isang Kristiyano, isang tunay na Kristiyano, hindi ka po dapat magsabi ng ganyan. Ang ibig sabihin ng salitang Kristiyano ay taong naniniwala kay Kristo. Ang tao ni Kristo. Ang maging tao ni Kristo, ibig sabihin ay nabubuhay sa kanya si Kristo. Ang mga Kristiyano ay hindi mga taong pumupunta lamang sa church, kundi mga taong ang Kristo ay nasa kanila. Isang tao na nasa kanya si Kristo. Nakakagulat po ito. Ang bawat isa, kapag ikaw ay ligtas, ang Espiritu ng Diyos, ang banal na Espiritu, ang Espiritu ni Kristo ay naninirahan sa iyo. Dapat mo itong paniwalaan. Kung paano naniniwala ka sa kapatawaran ng ating mga kasalanan, tulad ng paniniwalang iniligtas ako ng Diyos, dapat ka rin maniwala sa pagkakaroon ng banal na Espiritu. Kaya si Kristo ay nasa akin. Si Kristo ay nasa akin. Pakiusap, buksan po natin sa Apokalipsis chapter 3 verse 20. Ngayon, makikita mo ang screen. Pwede po kayong tumingin dito. Ang dahilan kung bakit ipinapakita ko sa inyo sa screen ay dahil sa mga newcomers na hindi pa kayang maghanap kaagad ng mga verses sa Biblia. Hindi nila alam kung ito ba ay nasa lumang tipan o nasa bagong tipan. Ang mga matagal nang dumadalo sa ating church ay mabilis nang maghanap. Walang maraming church ang tulad ng sa atin na mga miyembro ay mabilis na makabuklat ng Biblia. Kahit na hindi ko sinasabi ang pahina, nakikita nila kaagad ito. Ngunit hindi yan kayang gawin ng mga newcomers. At dahil sa social distancing, wala pong pwedeng umupo ng magkatabi upang tumulong maghanap ng verse. Kaya kailangan kong gamitin itong screen. Dahil ang pagbabasa ay mas mabuti kaysa pakikinig. Sa Apokalipsis 1 verse 3, mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng propesiya. Tama ba ang inyong binasa? Pakinggan ninyo sa inyong mga tainga at ingatan sa inyong puso. Kaya sa Apokalipsis chapter 3 verse 20, makinig ka, ako'y nakatayo sa may pintuan at tumutuktok. Ang Panginoon ay tumatayo sa pintuan ng bawat puso at kumakatok. Bakit? Upang humingi na pagbuksan. Kayong lahat, nakita na ba ninyo ang ganitong painting? Merong painting na si Jesus ay nakatayo sa labas ng pintuan at kumakatok. Ito ay isang sikat na obra. Ngunit walang doorknob sa labas. Nasa loob lamang yung doorknob. Kailangan mong buksan mula sa loob. Ako'y nakatayo sa may pintuan at tumutuktok. Kung di ringgin ng sino man ang aking tinig at buksan ng pinto, ito ay pinto ng puso. Kapag nabuksan ng pinto, ako'y papasok sa kanya at kakain kasalo niya at siya ay kasalo ko. Ang ibig sabihin ng salitang kakain ay pakikisama. Kapag nakita natin ang isang kaibigan natin na matagal na nating hindi nakikita, sinasabi natin, tara, sabay tayong kumain. O kaya naman, inom tayo ng tsaa. Kaya ang pagkain at pag-inom ay pakikisama. Ako'y nakatayo sa may pintuan at tumutuktok. Ang Panginoon ay tumatayo sa labas ng aking pintuan, sa lahat ng pintuan at kumakatok. Ano ang gagawin mo? Kung di ringgit ang sino man ang aking tinig. Kung gayon, paano natin magbubuksan ang pinto? Noong narinig ko ang salita at naunawaan ito, ang pinto ng aking puso ay nabuksan. Makinig ka, ako'y nakatayo sa may pintuan at tumutuktok. At buksan ang pinto, ako'y papasok sa kanya. Kung iyong naunawaan at sinampalatayanan ng biyaya ng Diyos, ang Panginoon ay papasok sa iyong puso. Sa John chapter 1 verse 12, subalit ang lahat ng tumanggap sa kanya na sumasampalataya sa kanyang pangalan ay pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Sa ibang salita, ang salitang manampalataya ay pagtanggap. Maaari mong buksan ang pinto at sabihin, maligayang pagdating. Kapag may dala kang mahalagang panauhin sa iyong bahay, sabi, maligayang pagdating at papasok siya sa bahay dahil tinanggap mo siya. Subalit ang lahat ng tumanggap sa kanya na sumasampalataya sa kanyang pangalan, ito ang mga nakakaalam at naniniwala sa biyaya ng Diyos. Kung gayon, kung tinanggap mo siya, nasaan ang Panginoon? Siya ay nananahan sa iyo. Hindi siya pumapasok at lumalabas. Siya ay palaging nananahan sa iyo. Alam mo ba ito? Hindi ito teorya. Ito ay katotohanan.
Ngayon, ang mga naligtas na ay tinanggap ang Panginoon. Pagkain at pag-inom kasama ang Panginoon, ito ay pakikipag-isa, pakikisama sa Panginoon. Kaya, una sa lahat, personal nating tinanggap ang Panginoon, dapat tayong maniwala na ang Panginoon ay nasa atin. Sa 1 Corinto chapter 6 verse 19, o hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos? Ang banal na Espiritu, dahil merong banal na Espiritu, ang katawang ito ay ang templo. Ang templo. Ano ang templo? Sinasabi ng mga tao na ang church building ay templo, pero mali iyon. Noong unang panahon, mayroon lamang iisang templo, ang templo sa Jerusalem noong AD 70. Pero noong AD 70, ito ay winasak at sinunog ng mga Romano at naglaho na ito. Ang gusali ng gawa ng tao ay hindi na templo. Ang templo sa lumang tipan na itinayo ng mga Israelita para maglingkod sa Diyos ay wala na. Pagkatapos ay sinabi na ang katawan ni Jesus ngayon ay ang templo. Sa John chapter 2 verse 19, gibayin ninyo ang templong ito at aking itatayo sa loob ng 3 araw. Kaya sinabi ng mga Hudyo, 66 na taon namin na itinayo ang templong ito at itatayo mo sa loob ng 3 araw? Gayunpaman, sa John chapter 2 verse 21, subalit siya ay nagsasalita tungkol sa templo ng kanyang katawan. Dahil ang Diyos ay nasa katawan ni Jesus, ang katawan ni Jesus ay ang templo. Papatayin ninyo ako. Gigibayin ninyo ang templo, pero itatayo ko ito sa loob ng 3 araw. Aking itatayo sa 3rd araw. Ito ang kahulugan ng kanyang salita. Ngunit naunawaan lamang ito kahit ng mga alagad pagkatapos na mabuhay na muli ni Jesus. Ngayon, nasaan na po ang templo pagkatapos umakyat ni Jesus sa langit? Dahil ang banal na Espiritu ay nananahan sa loob ng bawat isa at bawat taong naligtas, ang katawan na ito ay ang templo. Kaya sa 1 Corinto chapter 6 verse 19, hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo na tinanggap ninyo mula sa Diyos? Dapat po ninyong malaman ito. Kahit na ikaw ay naligtas, hindi mo alam na ikaw ay templo. Dahil ang katawan na ito ay templo, dapat hindi natin dungisan ang templong ito. Gayunpaman, ito po ay napaka-importanteng issue. Ang totoong buhay ng pananampalataya ay magsisimula kapag naniwala ka sa katotohanan ito. Kapag karaniwang namumuhay tayo sa ating buhay Kristiyano, iniisip natin, malayo ang Diyos. Kaya kung aalalahanin natin siya, maaari tayong mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kung hindi, maaari kang mamuhay ayon sa iyong sariling paraan na nagsasabing, hindi ako nakikita ng Diyos. Hindi po siya ay nasa akin. Saan man ako magtungo, ang Panginoon ay kasama ko. Kaya maaari mo bang dalhin ang Panginoon sa lugar na hindi niya gusto? Magagawa mo ba ang isang bagay na kinasusuklaman ng Panginoon? Panginoon, may pupuntahan ako ngayon, ha? Ito ay isang lugar na hindi mo gusto. Kaya ngayon, pwede bang dito ka muna sa bahay? Ako ay pupunta mag-isa? Pagkatapos, ano po ang sasabihin ng Panginoon? Sige, have a good day. Ganyan ba ang sasabihin niya sa iyo? Kanyang sasabihin, pupunta din ako. Ano ang gagawin mo kasama ang Panginoon na nasa iyo? Pupunta ka ba sa isang nightclub kasama ang Panginoon? Magagawa mo bang pumunta upang sumayaw at uminom kasama ang iyong barkada? Hindi po. Pero kapatid, ito ay totoo. Personal na nasa iyo ang Panginoon. Sa Juan 14:20, sa araw na iyon ay malalaman ninyong ako'y nasa aking ama at kayo ay nasa akin at ako'y nasa inyo. Kung maglalagay ka ng bakal sa pugon ng apoy, ang bakal ay magiging kulay pula. Ang bakal ay napunta sa apoy at ang apoy ay napunta sa bakal at naging pula na. Pagkatapos, bakal pa ba ito o apoy na? Ano na? Apoy na bakal. May nagsabing nasusunog na bakal. Ito ay bakal, ngunit ito ay apoy. Kung hahawakan mo ay mapapasok ka. Ito ay apoy. Ito ay apoy na bakal. Ang bakal at ang apoy ay naging isa. Kaya kung iyong titingnan sa 1 Corinto chapter 6 verse 17, ngunit siya na nakikisama sa Panginoon ay naging iisang espiritu na kasama niya. Siya na nakikisa sa Panginoon ay naging iisang espiritu sa Panginoon. Ang espiritu ng Panginoon at ang aking espiritu ay nagiging isa at hindi maaaring paghiwalayin. Ang Panginoon at ako ay naging isa.
Napaka-importante po nito. Kaya sinasabi ko sa inyo ang tungkol dito ng ilang saglit. Patuloy po natin itong pag-aaralan. Ito ang pinakamahalaga at importanteng issue sa buhay Kristiyano. Kaya kailangan po nating paniwalaan na mayroong Espiritu Santo sa atin. At kung ang mga taong ligtas ay magkakatipon ng sama-sama, ito ay templo. Ito ay templo kapag nagkakatipon-tipon ang mga ligtas ng magkakasama. Pakipaskil po ang 1 Korinto 3:16. 1 Korinto 3:16. Ito po ay nasa screen. Hindi ba ninyo nalalaman na kayo ay templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo? Dito sa 1 Korinto chapter 3 verse 16, sinasabi dito lalo na ang salitang ninyo. Ito po ay tumutukoy sa mga ligtas na banal sa iglesia. Ang iglesia ay ang grupo ng mga ligtas ng mga brothers and sisters na pinagkaisa ng Espiritu Santo. Iglesia sa wikang Griego. Iglesia, ibig sabihin ay ibinukod mula sa mundong ito sa pamamagitan ng kaligtasan. Kahit na gaano pa karaming tao ang nagtitipon, ngunit kung hindi naman sila ligtas, sila hindi pwedeng tawagin na iglesia. Iglesia, ngunit ang iniisip muna ng mga tao ay yung building, yung gusali, ang sementadong bahay na may krus. Habang naglalakad, may isang tao na nagsabi, "Uy, napakalaki naman ng church. Napakaayos naman ang napakakagawa ng church." Di po ba? Ngunit kailangan po itong maiwasto. Hindi po yan yung church na sinasabi sa Biblia. Ang church o iglesia ay hindi building, hindi gusali. Kaya nga kung titignan natin sa Bagong Tipan sa 1 Corinto chapter 16 verse 19, kayo'y buong pusong binabati sa Panginoon nina Aquila at Priscilla kasama ng iglesia na nasa kanilang bahay. Batiin ninyo ang mga kapatid na nasa Laodicea at ang iglesia na nasa kanyang bahay. Iglesia na nasa kanyang bahay. Noong una, ang iunang iglesia ay walang gusali na gaya nito. Sila po ay nagkakatipon-tipon sa mga bahay-bahay. Kung sila ay nagkakatipon sa bahay, sila ang iglesia. Ang pagtitipon ng mga taong naligtas. Hindi man natawag na iglesia kapag mag-isa lang. Ito ang inihiwalay na grupo dahil sa kaligtasan ng mga taong naligtas. Ibinukod na grupo ng mga taong pupunta sa langit para sa ating Panginoon. Tinatawag po itong iglesia. Kung gayon, ano po ang gusaling ito? Kung gusto mo itong pangalanan, ito ay church building. Ito ang building o gusali na pinagtitipunan ng iglesia. Halimbawa, sa tapat ng pintuan ng bahay, may nakasulat na door plate, Mr. Kim o Mr. Lee. Ibig sabihin, yung tao na nakatira sa bahay na iyan ay si Mr. Kim o si Mr. Lee. Sila nagmamayari ng bahay. Church building. Dito sa ating church building, nakalagay, Seoul Central Church. Tama po ba? Ibig sabihin, itong building ay hindi yung church, kundi ang building kung saan nagtitipon ang church o iglesia. Noon, ang mga misyonaryo na pumunta dito sa ating bansa sa Korea sa unang pagkakataon, ang tawag dito ay chapel. Chapel. Ang bahay kung saan ang mga ligtas ay nagkakatipon upang sumamba. Kaya kung kailangan natin itong tawagin, dapat natin itong tawagin na church building. Ngunit matatawag lamang natin itong tunay na iglesia kung ang mga nagtitipon ay mga totoong born-again Christians. Gayunpaman, ang iglesia ay grupo ng mga born-again Christians. Sa 1 Corinto chapter 3 verse 16, hindi ba niyo nalalaman na kayo ay templo ng Diyos? At ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo, sapagkat tayo ay templo ng Diyos na buhay. Kung sino man ay magtangkang gumaba sa templo ng Diyos, ang taong iyon ay gigibayin ng Diyos. Ito po ay nakakatakot na salita. Hindi ibig sabihin na pupunta ka ng impyerno, ngunit kapag ang isang ligtas na tao ay nakagawa ng mali, siya ay naninirang puri sa templo. Sa 1 Corinto chapter 3 verse 17, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal at ang templong ito ay kayo. Ang Diyos ay banal. Ito ay napaka-importanteng bagay. Kaya sa pagtitipon ng mga banal na naipanganak na muli, naroon ang Panginoon. Sa Matthew 18:20, sablit lang po. Kung hindi po ninyo nakita sa Biblia, pwede niyong tingnan sa screen. Matthew 18:20.
Dalawa o tatlo? Well, at least hindi nag-iisa. Ang iglesia ay nagsisimula sa kahit dalawa o tatlong tao. Ito ay marami. Sapagkat kung saan nagkakatipon ang dalawa o tatlo sa aking pangalan ay naroroon ako sa gitna nila. Huwag ka pong magkaroon ng maling pang-unawa tungkol sa verse na ito. Ang iba ay mayroon lamang kaunting bilang ng tao sa iglesia, kaya sinasabi nila, "Ah, Panginoon, naniniwala po ako na ikaw ay nasa lugar kung saan nagkakatipon ng dalawa o tatlo gaya ng sinasabi ninyo." Pero hindi ito nangangahulugan na ang Panginoon ay naroroon. May mas maraming kaso na hindi naroroon ang Diyos. Bakit po? Dahil ang dalawa o tatlo na tinutukoy dito ay hindi karaniwang tao lamang. Ang ibig sabihin po ng nagtitipon sa pangalan ng Panginoon, ayon sa Filipos chapter 2 verse 12, upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod. Mga taong lumuluhod sa harapan ni Jesus. Kung sa oras na ito, ipagpalagay po natin na si Jesus ay biglang dumating sa pintuan habang ako ay nangangaral. Kung ganun, ano po ang gagawin ko? Hindi po, ipagpalagay po natin na si Pablo ang dumating, hindi si Jesus. Si Apostol Pablo. Kung ganun, ang taong nagbabantay sa pintuan na iyon ay magsasabi, "Ngayon po ay oras ng sermon, kaya pakiusap, maghintay ka muna saglit." Tama po ba sa palagay nyo? Hindi mo naman gagawin? Si Apostol Pablo ay narito. Si Pedro ay narito. Ano ang dapat kong gawin? Kailangan kong huminto sa pangangaral. Tayong lahat ay kailangan tumayo. At batiin sila ng masaya. "O Apostol Pedro, andito ka pala. Apostol Pablo." Kailangan natin silang batiin ng may kagalakan. Ngunit paano kung si Jesus ang dumating? Kailangan ko bang makipag-shake hands sa kanya? O sasabihin mo ba kahit anong lumabas sa isipan mo? Ano po? Kailangan mong lumuhod sa harapan ng Panginoon at magpatira pa. Yan po ang kailangan mong gawin. Kailangan mong lumuhod sa harapan ng Panginoon at magpatira pa. Kailangan nating sumamba. Siya ang Panginoon na nagligtas sa atin. Kaya ang salitang ang lugar kung saan magkakatipon ang dalawa o tatlo sa aking pangalan ay nangangahulugan na ang dalawa o tatlong tao, mga born again Christian, na lumuluhod sa harapan ng Panginoon. Hindi lamang siya lumuluhod sa tuhod o katawan, kundi dapat din sa isinusuko niya ang kanyang puso at pag-iisip sa harapan ng Panginoon. Ang tao na handang isuko ang kanyang ulo upang maging ulo sa Jesus. At ang taong handang isuko ang kanyang sariling kalooban upang magawa kung ano ang ninanais ng Panginoon. Ito ang tinutukoy na dalawa o tatlong tao. Hindi ito kahit na sino lang. Ang kasabihang nandoon ang Panginoon sa gitna nila ay nangangahulugan na siya ang naging ulo nila. Siya ang nagmamay-ari. Gumagawa siya sa gitna nila. Sa ikalawang Korinto chapter 6 verse 16, "Ako'y mananahan sa kanila at lalakad sa gitna nila." Sa gitna nila. Nananatili siya bilang Panginoon na gumagawa. Hindi Panginoon na hindi kumikilos. Ang Panginoon na nasa akin ang siyang namamahala sa aking puso at sa aking buhay. Kung ang dalawa o tatlong tao ay nagtitipon sa pangalan ng Panginoon, siya ay gagawa sa kanila na nagtitipon upang tuparin lamang ang kalooban ng Panginoon. Hindi natin kayang gawin ang gawain ng Panginoon na nag-iisa. Tayo mismo ay kailangang sumunod sa salita ng Panginoon, magbigay ng kagalakan sa Kanya at mamuhay ng naayon sa gusto Niya. Ngunit hindi natin mabisang mapaglilingkuran ng Panginoon na nag-iisa o may papangaral man ang Ibanghelyo ng mag-isa. Kaya ano ang dapat kong gawin? Mayroong napakaraming ligtas ng mga banal, napakarami. Ito po ay tinatawag na iglesia. Kailangan ko itong malaman. At siya na nananatili sa kanila ay lumalakad sa gitna nila at gagawa ang Panginoon sa gitna nila. Tingnan po natin sa Apokalipsis chapter 2 verse 1. Makikita po natin dito sa screen. Kung hindi mo po mahanap, pwede mong tingnan sa screen. Apokalipsis chapter 2 verse 1. "Sa anghel ng iglesia sa Efeso ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may hawak ng pitong bituin sa kanyang mga kamay, sa kanyang kanang kamay, na lumalakad sa gitna ng pitong gintong ilawan." Ang kahulugan ng may hawak ng pitong bituin sa kanyang mga kamay
Ang pitong bituin ay ang mensahero ng pitong iglesia. Ang pinunong itinatag ng Panginoon. Ang pitong gintong ilawan ay ang pitong iglesia. At ang pitong iglesia ay kumakatawan sa buong iglesia ng Diyos. Ito ang Panginoon na lumalakad sa gitna ng pitong gintong ilawan. Ang Panginoon ay lumalakad sa gitna ng mga ipinanganak na muli ng mga mananampalataya na pinag-isa ng Banal na Espiritu. Ang Panginoon ay lumalakad sa gitna ng iglesia. Ako'y mananahan sa gitna nila at lalakad sa gitna nila. Sa 2 Corinto chapter 16, siya ang gumagawa. Sa panahon ng lumang tipan, pinili ng Diyos ang bansang Israel at inihayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng kasaysayan ng bansang Israel. Inihayag kung ano ang salita ng Diyos. At sa pamamagitan ng kasaysayan ng Israel, inihayag ng Diyos kung ano ang nangyayari sa mga sumusunod sa salita ng Diyos at sa mga sumusuway. At ang sumunod na 30 taon ay ang panahon ng anak na si Jesus. Sa panahon ng lumang tipan, inihayag ng Diyos ang kanyang gawa sa pamamagitan ng Israel. Ang 33 taon ay ang panahon ng paggawa ng Diyos sa pamamagitan ng anak na si Jesus. Ang katawan ni Jesus, sa pamamagitan ng buhay ni Jesus, inihayag ng Diyos ang pag-ibig ng Diyos, ang salita ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos, ang katangian ng Diyos. Ano ba ang katawan ni Jesus? Sa unang Juan chapter 1 verse 1, sa simula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at naging tao ang salita. Logos and incarnation. Ang salita ay dumating bilang tao. Siya ay si Jesus. Sino ang naka Jesus? Ang Diyos ay naka Jesus. Ang mga salita ni Jesus ay ang salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng mga salita ni Jesus, nabuhay ang mga patay, nalinis ang mga kitongin, nabuksan ang mata ng mga bulag, pinalaya sa mga demonyo, at mahigit 5,000 tao ang pinakain ng tinapay. Ang Diyos ay naka Jesus. Ito ba'y kakaiba? Hindi po, ito ay natural. Lumaka din si Jesus sa ibabaw ng tubig. Ngayon, ang Diyos ay nahayag sa pamamagitan ni Jesus. Nahayag ang Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus sa krus, ipinakita niya ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao, hindi lamang sa salita, kundi sa pag-ibig na walang hanggang kamatayan. Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Isinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo ay mabuhay sa pamamagitan niya. Roma 5:8, pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo ay makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Si Jesus ay namatay para sa ating kasalanan at nagpakita kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Gaano ba kahanga-hanga ang pag-ibig? Hindi lamang siya umibig sa salita, kundi talagang ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang mamatay doon sa krus. At ang katotohanan na si Jesus ay bumangon sa mga patay sa 3rd araw ay nagpatunay na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. Siya ang bugtong anak na nagligtas sa atin. Siya ay namatay para sa ating mga kasalanan at siya ang nagbayad ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. At umakyat siya sa langit. Sa loob ng 33 taon, ipinakita siya bilang Diyos na anak sa pamamagitan ni Jesus. Pagkatapos umakyat si Jesus sa langit, dumating ang Banal na Espiritu at nagsimula ang iglesia sa mga naligtas na mananampalataya. Kaya ayon sa mga Gawa chapter 2 verse 1, 120 na tao ang tumanggap ng Banal na Espiritu, nangaral ng salita, at 3,000 na tao ang naligtas sa araw ng Pentecostes. Pagkatapos ay 5,000 tao at maraming tao ang patuloy na naliligtas. Ang mga naligtas ay ang iglesia ngayon. Kaya pagkatapos ng kamatayan ni Jesus, ito ay panahon ng iglesia. Ito ang panahon ng Banal na Espiritu. Nang dumating ang Diyos bilang Banal na Espiritu sa iglesia, ang Banal na Espiritu ay gumagawa. Ang panahon ng lumang tipan ay panahon ng Diyos Ama. Ang panahon ni Jesus na anak. At pagkatapos mamatay ni Jesus, ngayon ay panahon ng Banal na Espiritu. Kung kailan, ang Banal na Espiritu ay dumating at gumagawa sa pamamagitan ng iglesia. Kaya nga, ang aklat ng mga gawa ay pwede ding tawagin na gawa ng Banal na Espiritu o gawa ng iglesia. Kaya ngayon, ang Diyos ay gumagawa sa pamamagitan ng iglesia. Ito po ay napaka-importanteng issue.
Kaya hindi lamang tayo dapat personal man na maniwala na ang Panginoon ay nasa atin. Ngunit kailangan din nating malaman na ang Panginoon ay nasa gitna ng mga ligtas na banal. Ang banal na Espiritu ay kumikilos sa gitna natin. Kaya ngayon, ang banal na Espiritu ay nasa kalagitnaan ng mga naligtas na banal at patuloy na nagbibigay ng masaganang biyaya at buhay ng Diyos. Kung paano ang isang bata ay lumalaki sa bisig ng kanyang ina, minamahal ng kanyang mga magulang, inaalagaan ng lahat ng miyembro ng pamilya, ang Panginoon ay nasa gitna ng mga naligtas na banal at nagbibigay ng masaganang biyaya, buhay at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kailangan tayo ay nasa loob nito. Kayo ay malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Kayo ay manatili sa akin. Ang ibig sabihin ng salitang ito ay manatili sa gitna ng mga ligtas na banal. Kapag tayo ay nasa iglesia, doon natin tinatanggap ang masaganang buhay ng Panginoon. Kapag ang isang sanga ay nakakabit sa puno ng ubas, matatanggap nito ang lahat ng katas, mula sa ugat at lalaki, mamumulaklak at mamumunga. Nakita mo na ba ang puno ng ubas? Kung titingnan mo ang mga ubas, makikita mo na ang mga sanga ay mahigpit na nakapulupot sa isa't isa. Nakapulupot sila sa isa't isa. Hindi sila umaakyat ng diretsyo tulad ng sa ibang puno. Sila ay pumupulupot sa isa't isa. Hindi ba't parang ganito mo makikita ang marami mga naligtas na banal? Kaya nga, ang mga ubas ay sagana. Mayroon lang bang isang sanga? Hindi po. Hindi. Ang Panginoon ang puno ng ubas. At ang mga naligtas ay ang mga sanga na nanatili dito. Namumunga, ito ay tumatanggap ng panustos sapagkat ito ay nakakabit. Kaya sa John chapter 1 verse 16, at mula sa kanyang kapuspusan ay tumanggap tayong lahat biyaya na sinundan pa ng ibang biyaya. Sa John chapter 10 verse 10, upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ito ng may kasaganahan. Sinabi na kapag ang sanga ay hindi nakakabit sa puno ng ubas, ito ay matutuyo at malalanta. Hanggat nananatili tayong lahat na nakakabit sa Panginoon, lalago ang ating pananampalataya habang patuloy tayong tumatanggap ng panustos. At sa Juan chapter 15 verse 7, sinasabi, kung kayo'y mananatili sa akin at ang mga salita ko ay mananatili sa inyo, ibig sabihin kung tayo ay nananatili sa Panginoon, patuloy nating matatanggap ang salita ng Panginoon. Tinuturuan tayo nito sa unang Juan chapter 2 verse 27, tungkol sa inyo, ang pagpapahid na inyong tinanggap ay nananatili sa inyo. Kaya't hindi na ninyo kailangan pang kayo ay turuan ng sinuman. Ngunit kayo ay tinuturuan ng kanyang pagpapahid tungkol sa lahat ng bagay. At ito ay totoo at hindi kasinungalingan. Kung paanong kayo ay tinuruan ito, gayon kayo manatili sa kanya. At ngayon mga munting anak, manatili kayo sa kanya. Upang kung mahayag siya ay magkaroon kayo ng pagtitiwala at hindi mapahiya sa harapan niya sa kanyang pagdating. Ang mga nananatili sa Panginoon na hindi mapapahiya sa harapan niya sa kanyang pagdating. Habang lumalago ang inyong pananampalataya sa kanya at namumuhay ka ayon sa banal na Espiritu at kalooban ng Panginoon na nagbubunga para sa Diyos. Pupurihin tayo at luluwalhatian ng Panginoon pagdating niya. Ngunit, ang mga taong naligtas na hindi nananatili sa kanya ay hindi magbubunga at hindi makakapagpatuloy sa kanilang buhay pananampalataya. At malalaman nila na hindi sila nanatili sa iglesia ng Panginoon at mapapahiya sila pagdating ng Panginoon. Sabihin po natin na may isang bata na tumakas sa bahay. Pagkatapos, siya ay magiging ulila na walang matutuluyan. Hindi na siya magiging normal na katulad ng ibang ordinaryong tao. Ang mga taong naligtas ay hindi maaaring umalis sa iglesia kagaya ng mga isda na hindi pwedeng mabuhay kapag nasa labas ng tubig. Kahit na may mga pagdududa kung naligtas pa talaga sila o hindi, mayroong ilan na umaalis sa iglesia. Ngunit hindi lalago ang kanilang pananampalataya. Kaya't hindi sila makakapamuhay ayon sa salita ng Diyos at hindi makakakuha ng kahit na anong tulong mula sa banal na Espiritu. Kung gayon ay ano po ang mangyayari? Sila ay magiging ulila
spiritually. Kahit na sila ay naligtas, hindi sila makapagpapatuloy. Hindi nila may pagpapatuloy ang kanilang buhay pananampalataya at magiging mga gaya ng palaboy. Ito ay abnormal. Kuha po ninyo, pagkatapos makatanggap ng kaligtasan, kailangan pong manatili sa iglesia kung saan nagkaroon ka ng kaligtasan. Kailangan mong manatili sa iglesia dahil sa ang banal na spirito ay doon gumagawa. Pagkatapos, ang ibang tao ay pwede ding maligtas. Ang banal na spirito ay patuloy na nagbibigay sa mga taong naligtas sa mga kinakailangan nila. At ng biyaya at buhay ng Diyos, lahat ng kanilang kailangan. Ang banal na spirito ay patuloy na magbibigay at magtuturo din sa kanila ng mga salitang dapat na maunawaan ng mga ligtas na Kristiyano. Ituturo niya sa atin ang mga salitang kailangan natin. Kung mananatili ka sa kanya at patuloy na matututo ng salita, magbabago ang iyong puso at buhay habang lumalago ang iyong pananampalataya. Pagkatapos, magugulat ka sa iyong sarili. Nagbago na ako. Hindi na ako nakikisama sa mga makamundong tao at hindi na namumuhay tulad ng pamumuhay ng ibang hindi mananampalataya. Mararanasan po ninyo ito. Ngunit hindi ka kailanman mababago sa pamamagitan ng pag-alis sa iglesia. Hindi maaagaw ng diablo ang ating kaligtasan kung tayo ay tiyak na naligtas na. Ang mga anak ng Diyos ay hindi mawawasa kung sila ay tunay na naligtas. Ngunit, maaaring sirain ng diablo ang iyong buhay pananampalataya. Alam mo ba kung paano? Uudyukan ka niya na umalis ka sa iglesia. Ayaw ko sa pastor. Kapag may nagawa kang mali at marahil ay nagsalita ang pastor patungkol dito, ayaw mo na sa kanya. Nasaktan ako ng diakono na iyon. Ayaw ko nang makita ang brother na iyon sa church. Kaya hindi na ako pupunta sa church. May maraming iba't ibang dahilan. Pero sa buhay natin, ay marami din po tayong problema sa bahay natin, di ba? May mga problema din po tayo kasama natin sa bahay. Kagaya ng lolo na may Alzheimer's disease, lola na mahilig manaway at maingay, isang maarteng tatay at mga kapatid na pasaway. Pero kahit na may problema tayo sa mga kasama natin sa bahay, ay hindi tayo umaalis ng bahay dahil po sa mga ganitong klase ng problema, di ba? Hindi tayo naglalayas at namumuhay kasama ng mga kaibigan na naglayas din dahil lamang sa ayaw mo na silang makita. Kahit na may ganitong klase ng problema, ang pamilya ay pamilya. Sila ay nagmamahalan at nag-iingat sa isa't isa. Hindi mahalaga sa kanila ang magkakaibang personalidad at iba pang issue dahil nalulutas din iyon sa paglipas ng oras. Ikaw ba ay perpekto upang manghusga ng iba at umalis sa iglesia? Ang Panginoon at ang kanyang salita ay hindi nagkakamali. Tinatanong ko ang mga taong gustong umalis sa church. Ikaw ang bahala kung aalis ka sa church. Subalit nagtuturo ba ng mali ang church? Ang atin bang iglesia ay masama? Hindi ba nangangaral ng ebanghelyo ang ating iglesia? Hindi ka maaaring huminto sa pagpunta sa iglesia. Hindi ka maaaring huminto dahil lamang sa ayaw mong makita ang isang tao sa iglesia. Saan ka pala pupunta pagkatapos? Mayroong maraming iba't ibang uri ng tao sa iglesia tulad ng matandang kuya, pasaway na nakababatang kapatid, at bunsong naisip bata. Mayroong ilan na mukhang ligtas, na mukhang hindi pa ligtas na pupunta sa church, at may ilan na makalaman pa kahit na nakatanggap na sila ng kaligtasan. Kaya nga kailangan mong palawakin ang iyong puso at mahalin ang isa't isa. Kung hindi pa sila nakatanggap ng kaligtasan, kailangan mo silang tulungan upang matanggap ang kaligtasan. O kung ang kanilang puso at buhay ay hindi pa nagbabago pagkatapos ng kaligtasan, maaari mo silang alagaan na parang pag-aalaga mo sa iyong nakababatang kapatid. Isipin mo na sila'y mga bata. Hindi ka dapat umalis sa iglesia anuman ang mangyari. Ito ay pag-iwan sa Panginoon. Kung hindi mo alam kung ano ang iglesia,
hindi ka makakapamuhay sa iyong Christian life ng maayos. Kayo ay manatili sa akin. Ito ay ang pananatili sa salita ng Diyos. Kung paanong minahal ako ng Ama, ay gayon din naman minahal ko kayo. Manatili kayo sa aking pagmamahal. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay nananatili kayo sa aking pag-ibig, gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Ang pananatili sa Panginoon ay pananatili sa pag-ibig ng Panginoon. Kung gayon, nasaan ang pag-ibig ng Panginoon? Ito ay nasa puso ng naligtas na mga banal. Ang pag-ibig ay isang bagay na hindi mo pwedeng matutunan mag-isa. Dahil ba sa nagbabasa ka ng mga romantikong nobela ay nangangahulugan na naunawaan mo ng pag-ibig? Dapat kang umibig upang malaman mo kung ano ba ang pag-ibig. Kahit sa taong hindi mo gusto, mapagtatanto mo kung ano ang pag-ibig at kung ano ang mali. Sabi ng ilang lyrics sa kanta, I knew love ever since I met you. I knew happiness ever since I knew love. Kailangan mong magmahal muna upang malaman kung ano ito. Ikaw ay nagmamahal, napupuot at nagmamahal ulit. Ngunit sa prosesong ito na paulit-ulit, makikita mo ang pag-ibig. Ang iyong pag-ibig ay magiging mature. Sa panahon ngayon, madalas ako makakita ng mga kabataan na nagyayakapan at naghahalikan sa daan na wala silang pakialam sa mga tao sa kanilang paligid. Ganito ang ganitong sitwasyon po ay hindi pamilyar noon. Lalo na sa Amerika, ang ganito ay karaniwan na. Nagyayakapan sila at naghahalikan nang walang pakialam sa maraming turista doon. Sa tingin ko ay gusto lang nilang magpasikat habang nagyayakapan. Meron pong mas magandang tingnan. Noong kami ay pumunta sa park, may isang lolo at lola na mapuputi na ang kanilang buhok, pero magkahawak ang kanilang kamay at malambing na naglalakad. At magkatabi silang umupo sa isang upuan at nag-uusap. Hindi ko alam kung ano ang pinag-uusapan ni lolo at lola habang nakatingin sila sa isa't isa, ano kaya ang sinasabi nila? Ngayong malalaki na ang kanilang mga anak at may mga asawa na, sila na lang ang magkasama. Siguro sabi ni lola, hindi ka pwedeng mauna sa akin. Kung papanaw, dapat sabay tayo. Sabi naman ni lolo, ma, marami kang tiniis at nagawang bagay para sa akin mula nang ikasal tayo. Salamat. Salamat din. Siguro ay ganito po ang sinasabi at pinag-uusapan nila. Nang makita ko yung lolo at lola na mapuputi na ang buhok na ganyan, napakabanal tingnan. Yan ang totoong pag-ibig. Lumipat na sila mula sa emosyonal na pag-ibig at pisikal na pag-ibig. At ngayon ay meron na silang personal na pag-ibig, matured na pag-ibig. Ang pag-ibig ng Kristiyano ay dapat din po na unti-unting magbago. Unti-unting lumipat mula sa personal, emosyonal, pisikal at pamakataong pag-ibig. Ngayon ay unti-unting dapat maging katulad ng pag-ibig ng Panginoon. Manatili kayo sa aking pagmamahal. Ang pag-ibig ng Panginoon ay nananatili sa mga naligtas. Mayroong pag-ibig. Kaya sa unang 1 chapter 4 verse 12, walang nakakita kailanman sa Diyos kung tayo ay nag-iibigan sa isa't isa, ang Diyos ay nananatili sa atin. At ang kanyang pag-ibig ay nagiging sakdal sa atin. Walang nakakita kailanman sa Diyos. Kung gano'n, nasaan po ang Panginoon? Kapag nag-iibigan tayo sa isa't isa, ang Diyos ay nasa gitna natin. At sinasabi ang kanyang pag-ibig ay nagiging sakdal sa atin. Ibig sabihin na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi salita lamang, kundi ang pag-ibig sa gitna ng mga banal na naligtas ay unti-unting nagiging mature. At ang pag-ibig ng Diyos ay nagiging mismong pagkatao nila. Ang pag-ibig sa iglesia ay pag-alis sa iglesia ay pag-alis, pag-iwan sa pag-ibig. Ang pag-alis sa iglesia ay ang pagputol sa masaganang biyaya at panustos ng Diyos. Ang pananatili sa Panginoon ay ang pananatili sa iglesia. Kaya po nito, sinabi ko noong nakaraan, pakiusap, unawain po ninyo ito. Kahit na ito ay paulit-ulit na,
pakiusap-unawain po ninyo. Kailangan natin na ito ay paulit-ulit at patuloy na marinig. Pwede bang matutunan ng mga estudyante ang English kung narinig lang nila ito ng isang beses? Sabi nila, kung papakinggan ng paulit-ulit, magiging kanila. Ang Biblia din po ay pareho. Kung paulit-ulit natin itong papakinggan, ito ay magiging akin. Kung babasahin natin ang Biblia at paulit-ulit na babasahin ito, nakakalimutan, babasahin, kakabisaduhin, makakalimutan ulit, isasaulo ulit, at sa paulit-ulit, ito ay magiging akin. Nagbasa ako ng isang mabuting aklat ng isang beses, pagkatapos ay dalawa o tatlong beses ng paulit-ulit. Maya-maya binasa ko ito habang sinasalungguhitan, nabasa ko ito ng isang beses, pwede ko itong makalimutan. At nang basahin ko sa ikalawang beses, naisip ko, may nabasa ba akong ganito? At pagkatapos binasa ko habang sinasalungguhitan at binabasa ulit. Dahil ito ay napakabuti. Kaya kailangan po nating makinig at makinig sa mga mahalagang salita ng paulit-ulit-ulit. Pastor, siya'y nangaral ng parehong bagay na naipangaral na niya noon pang isang linggo. Ano naman ang mali doon? Tayo ay paulit-ulit na kumakain ng parehong pagkain sa buong taon. Pagod ka na ba na gawin ito? Kailangan ba nating kumain ng bago araw-araw? Tell me the old, old story of Jesus and His love. Kaya sinabi ni Apostol Pablo sa Philippians chapter 3 verse 1, ang sumulat sa inyo ng gayunding mga bagay ay hindi kalabisan sa akin, kundi para sa inyong ikaliligtas. Kaya dapat po tayong makinig at makinig ulit. Ang mga nagsisikap na makinig ng mga bagong salita lang ay gaya ng kuneho. Meron ng malalaking tenga pero maikli ang binti. Huwag po nating gawin ito. Kapag sinasabi ang parehong bagay, madali ito para sa mga nagsasalita at ligtas ito sa mga nakikinig. Yeah. Sa unang Korinto, chapter 1, verse 19, ang Diyos ay tapat na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo tungo sa pakikisama ng kanyang anak, si Jesucristo na ating Panginoon. Tinawag kayo. Ay sila ay tinawag mula sa sanlibutan ito. Aking pinawi na parang ulap ang pagsuway mo at ang iyong kasalanan na gaya ng ambon, manumbalik ka sa akin. Yan ang pagtawag ng Diyos. Ang makapangyarihan. Ang Diyos na Panginoon ay nagsalita at tinatawag ang lupa mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog niyon. Isaiah 45:22. Kayo ay bumaling sa akin at kayo ay maliligtas. Lahat ng dulo ng lupa, iyan po ang pagtawag ng Diyos. Pumarito kayo sa akin sapagkat napatawad ko na ang inyong mga kasalanan. Ang Diyos ay tapat na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo tungo sa pakikisama ng kanyang anak, si Jesucristo na ating Panginoon. Kaya ano ang maaaring gawin ng Panginoon pagkatapos niya tayong tawagin o iligtas? Iniligtas niya tayo at tinawag tungo sa pakikisama sa Panginoon, pakikisama sa Diyos. Ang iglesia ay lugar kung saan ang mga taong naligtas ay may pakikisama sa Panginoon. Ang salitang fellowship o church ay magkapareho lang ang ibig sabihin sa totoo lang. Sinabi itong, tinatawag itong fellowship. Tingnan po natin sa unang Juan chapter 1 verse 3. Tingnan po natin sa screen. Unang Juan verse chapter 1 verse 3. Ipinahayag namin sa inyo yaong na aming nakita at narinig upang kayo rin naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Ngayon, ang aklat ng unang Juan ay isinulat upang turuan ang mga naligtas kung ano ba ang fellowship. Fellowship, pakikisama. At tunay na ang ating pakikisama ay sa Ama at sa Kanyang Anak na si Jesucristo. Ito po ay hindi pakikisama sa tao. Ang pakikisama ay sa Ama at sa Kanyang Anak na si Jesucristo. Tinawag nila ang iglesia sa pakikisama. Tinawag nila na pakikisama ang iglesia. Kaya kapag tayo po ay pumupunta sa church, maraming beses naririnig natin ang mga tawagang brothers and sisters. Sabi ng iba, sa North Korea ang tawag nila ay comrade o kasama. Ngunit dito sa atin ang tawag ay kapatid.
Comrade Kim Jong-un, kasamang Kim Jong-un, ito ay magandang pagtawag. Ibig sabihin ay yung mga taong gumagawa na magkapareho ang idea at magkapareho ang layunin kay Kristo. Kay Kristo, wala nang mas mahirap na salita kaysa brother at sister. Sa Biblia, ang brothers ay napaka magiliw na ekspresyon. Napakalambing na pagtawag, brothers. Sumasalangit na Ama, isang brother at isang sister. Nang si Jesus ay muling nabuhay, ang Panginoon ay nagsalita sa mga babae at pumunta sa libingan. Na pumunta doon sa libingan, sabi ng Panginoon, pumunta ka sa aking mga kapatid. Sa aking mga kapatid. Si Jesus ang tanging anak ng Diyos. Ngayon, tinatawag niya ang mga alagad at ang mga naligtas na banal na kapatid. Dahil dito, hindi nahihiya si Jesus na tawagin silang mga kapatid. Si Jesus ay nag-iisa noong siya ay nasa sanlibutan pa. Subalit ang butil ay namatay, ito ay namunga ng marami. Kaya't si Jesus ay hindi na lamang nag-iisang anak dahil marami na na mas batang kapatid ang naipanganak. Siya ang naging panganay sa maraming magkakapatid. Si Jesus ang panganay, tayo ang kanyang nakababatang kapatid. Kaya tinatawag tayo ng Panginoon na kapatid. Aking kapatid. Pumunta ka sa aking kapatid at sabihin mo sa kanila, aking ama at inyong ama, aking Diyos at inyong Diyos, aking ama at inyong ama. Gano'ng kaganda ang salita na ito, Ama naming nasa langit. Ama naming, ang Diyos ay ating ama at tayo ay magkakapatid. Kaya gano'ng ito kagandang pakikisama. Kaya tayo ay nasa pakikisama kung saan ang mga naligtas ay may pakikisama sa Diyos Ama at sa Kanyang Anak na si Jesucristo. Dapat tayong manatili sa fellowship na ito ng tuloy-tuloy. Alam mo ba kung gaano kaganda ito? Yung nasa gitna ka ng pakikisama, si Jesus ay naroon. Kung tayo ay mag-iibigan sa isa't isa, ang Diyos ay mananatili. Mananatili siya. Buksan po natin sa Unang Juan chapter 4 verse 16. Unang Juan chapter 4 verse 16. Tingnan po ninyo sa screen, pwede niyong tingnan. At ating nalaman at sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig at ang nanatili sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos. At ang Diyos ay nananatili sa Kanya. At ating nalaman at sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Gaano po ba tayo minahal ng Diyos? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak. Pinabayaan niya ang kanyang anak na mamatay doon sa krus upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Iniligtas niya tayo sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig. Ang pagsampalataya kay Jesus ay pagsampalataya sa pag-ibig ng Diyos. Ang kanyang pag-ibig ay iba sa pag-ibig ng tao. Ito ay agape love. Banal na pag-ibig. Walang hanggang pag-ibig. Pag-ibig na walang kapalit. Unconditional. Ganap na pag-ibig. Perpektong pag-ibig. Minahal niya tayo sa pamamagitan ng pag-ibig na iyon. At ating nalaman at sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig at ang nananatili sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos. At ang Diyos ay nananatili sa Kanya. Nasaan ang Diyos? Siya ay nananatili sa mga nagmamahalan sa isa't isa. Sinabi sa John 13:34, isang bagong utos ang sa inyo ay binibigay ko na kayo ay magmahalan sa isa't isa. Kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Kung paanong minahal ng Diyos ang Kanyang tanging anak. Kayon din, minahal tayo ng Panginoon. Manatili kayo sa aking pagmamahal. Ang pananatili sa Panginoon ay nangangahulugan ng pananatili sa ganoong pag-ibig. Ang Panginoon ay nananatili kung ang mga ligtas na tao ay nag-iibigan sa isa't isa. Ang paglayo sa fellowship ay paglayo sa pag-ibig ng Panginoon. Kung iiwan ng bata ang kanyang pamilya, ang iniiwan niya ay pag-ibig. Gusto nilang mamuhay sa paraang gusto nila. Hindi nila kailangan ng pag-ibig ng kanilang magulang. Yung pagmamahal ng kanilang kapatid, hindi nila kailangan ng pangangalaga. Gusto nilang mamuhay ayon sa gusto nila.
Ang mga naglayas sa bahay ay nagsama-sama at ngayon ay mukhang pulubi. Mayroong isang bata na naglayas mula sa kanyang mayamang pamilya. Kaya nawawala. Kinalaunan, natagpuan siya sa isang hamak na lugar. Bagamat mayaman ang kanyang ama. Nakaramdam siya ng inis sa bahay. Kaya naglayas siya kasama ng mga bata na pareho ang sitwasyon. Mga kapatid, hindi po kayo dapat umalis sa iglesia. Alam nyo, sasabihin ko ito ng paulit-ulit. Kapag tayo ay nasa iglesia, ang ating pananampalataya ay lalago at kusang magbabago ang pag-iisip natin. Hindi mahirap ang buhay Kristiyano. Una bang sinabi ng Diyos na mamunga ka kaagad? Hindi po. Ang una niyang sinabi ay manatili, lumago ka muna. At pagkatapos nito, tayo ay kusang mamumunga. Paano ba lumago? Sa pamamagitan po ng pagdilig, paglagay ng abono at lalago tayo. Sa iglesia, ang Panginoon ay patuloy na nagbibigay ng espiritual at masaganang biyaya, pag-ibig at salita, at lalago tayong kusa. Pagkatapos ay likas tayong mamumunga. Ang buhay Kristiyano ay likas na namumunga. Maraming mga Kristiyano na bagong ligtas sa buong mundo. Ang ating iglesia ay humigit kumulang 870 churches sa 78 na bansa. Hindi po ito madaling bilangin. At itong sermon ay maririnig sa buong mundo. Ang bagong Kristiyano ay kailangan na matutunan ng paisa-isa. Yung mga bagay na madali pero mahalaga. At kung susundin po ninyo iyon, lalago ang inyong pananampalataya. Ang buhay Kristiyano ay hindi isang teorya, kundi isang katotohanan. Mararanasan mo talaga kung ano ang nangyayari sa atin. Magsasalita ako ng patuloy patungkol dito. Ngayon po ay tatapusin ko na po ang tungkol dito. Manalangin po tayo. Mahabagin naming Diyos Ama, salamat po sa pagdiligtas sa amin sa iyong mahalagang dugo at ngayon ay gumagabay sa amin upang mabuhay sa natitira naming buhay ayon po sa pag-ibig ng Diyos. Masaganang biyaya at patnubay ng banal na spirito sa iglesia na siyang katawan ng Panginoon. Naway hindi maging walang kabuluhan ng aming hakbang sa pamamagitan ng paghawak sa salita ng Panginoon at kamay ng maawaing kapangyarihan. At gabayan po ninyo kami na maghari ang kalooban ng Diyos at patnubay ng Diyos sa iglesia na siyang katawan ng Panginoon na mamuhay sa natitira naman naming buhay para po sa kaluwalhatian ng Diyos. Wala nawang isang mahulog sa amin mula sa biyaya ng Diyos. At hawakan at gabayan kami upang wala sa amin ang lumayo sa banal na kapulungang ito. Ito po ay aming itinadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.